Hello po mga Kalingap, gandang umaga po, and good afternoon po, welcome back po sa ating YouTube channel, Kalingap. Ngayon na po mga araw, mga po meron pa po basitan dito. Yung last vlog na po natin yung si Lawrence, manonood na po sila yung sa vlog na si Lawrence. Tapos mahanap na sila kaya landing pad sa Moga, saan po yung lugar. Tapos mga tawag na sila sa akin. Ate, mga ano po, saan banda po si Mota, mapunta na po sila dito. Tapos na mga dating na po sila dito, mga nahinginin po sila mga tulong po, mga Kalingap. Ito po yung sa successful po yung landing pad mga sa India, para may magdating sila dito ng tao, may hirap ng tao, gusto amang silang matulong po, mahanap silang hihingi lang mga tulong po sa Kalingap. Na po mga Kalingap, tara po mga makita po na usap na po natin si ate para saan po mga hihingi siya at mga tulong po. Tara po mga Kalingap. Ayan na po mga Kalingap, dito naman si ate tsaka yung anak nila, madating na po Kalingap landing pad. Hello po ate. Hello. Ganda po good afternoon po. Good afternoon din po. Ayun po ate. Anong pangalan mo ate? Ako po si Rowena Candano. Opo. Taga ano po ako? Taga Naga. Sa Bicol din kayo? Bicolana din po ako. Talagang Bicolana din po ako. Okay po. Tapos dito sa India? Sa Nawashyar. Nawashyar, Punjab, India. Nawashyar, Punjab, India. Okay po. Ito po yung si ano? Ito po yung anak ko, si Arjun. Mark Arjun. Mapogi na si Arjun. Ha? Mark Arjun Singh Chumber. Family name po ng nila Arjun Singh? Arjun Singh Chumber. Chumber. Family name is Chumber. Chumber. Surname, yung last name. Last name. Okay. Ano po ate, paano po mga alam kayo mga Kalingap landing pad sa India? Alam po kayo yung landing pad sa India, di ba? Para mahanap kayo dito sa landing pad. Ano po, napanood ko po yung unang-una po, kung ikwento ko po kung sa inyo kung paano ko po ang nalaman yung Kalingap team. Unang-una po kay Kuya Robin. Okay. Kalingap Robin. Hanggang sa simula, hanggang sa ngayon, at hanggang po sa another team ng Kalingap na subscriber po talaga ako. Talaga. Malaki din po tulong yun po para nanood kayo yun sa... Nanonood po talaga ako araw-araw, wala po yun. No skip ad. Kasi alam po po na kahit wala man po akong financial na maitutulong, so yung panonood ko nilang no skip ad, yun po yung para maitutulong ko. At hindi ko rin po inaasahan na sa ngayon ay isa rin po ako hihingi ng tulong. Dahil po talagang kailangan po talaga namin mag-ina yun eh. Saka mahirap po talaga yung buhay. Po ate yung manangyari dito? Bakit mamahirap lang po buhay? Una yung wala naman maayos sa trabaho yung asawa ko on and off. Saka kung baga sa para siyang naninibago dahil nagtrabaho kasi siya ng matagal. Ay, wala po siya dito ng matagal sa India. So, bali, para siyang naninibago. Kumikilala ng mga tao kung paano siya, makakahanap ng na mapagtrabahuan. Actually po, welder po yung asawa ko. Kung iisipin, madali po siyang Indian din siya yun. Punjabi din po siya. Ano po siya, Nawashyar, talagang doon po siya pinanganak. Ang pangalan niya is Amrik Singh. Amrik Singh Chumber. Chumber. Tapos po, nung... Pero ano po yung, saan po kayo kita? Yung mga punta siya ang Pilipinas? Saan po yung trabaho siya dati? Hindi po sa Pilipinas, nagkita po kami sa Malaysia. Nang nagkilala po kami dahil sa isang kaibigan din. Kaibigan niya at kaibigan ko na hindi po namin parehas alam. Ngayon para kami nagkilala, parang isang magkaibigan lang. At that time is ako ay hirap din ako sa Malaysia dahil naging illegal din ako dahil niloko ako ng agent. Nakailang agent ako na kinukuha lang yung pera.
Tapos sa maraming pangako, wala naman nangyayari. Asang naging illegal na lang ako. Siya po yung parang sumagip din sa akin sa Malaysia. Ah, siya lang magtulong sa'yo. Tinulungan niya ako nang makilala niya ako. Sabi ko sa kanya, para kumbaga sa ano, biro-biro lang, hindi seryoso na. Oh, sabi ko, just in case ba na kailangan ko ang tulong mo, matutulong. Sabi yung sagot niya sa akin, walang problema. Kung kaya ko, bakit naman hindi? Okay. Sabi niya sa akin, ang sagot niya. So that the time na yon, nahirapan, ang isang illegal sa isang bansa, mahirap ka makapagtrabaho. Kasi siyempre, hagahingian ka ng, ano mo, ng working visa. Yung trabaho na yung, ano, yung asawa mo, welder doon sa Malaysia. Welder siya. Hindi ko dati, welder siya doon. Tapos marami na din, sa tulong niya din, marami na din siya sa akin na, kumbaga sa ano, nagastos na para makuhaan ako ng visa, na yun ang naloloko din naman. Kaya ang nangyari, sabi ko, uwi na lang ako ng Pilipinas. Okay. Or the time, nung magkakilala kami, nagsama kami sa Malaysia dahil sa tulong na rin. Dahil ng time na yun ay kinulong na ako ng amo ko. Marami akong paghihirap na dinanas sa Malaysia na walang nakakaalam. Sa ako lang, tinago ko lang yun sa akin dahil ayaw ko mag-alala yung pamilya ko. Para may mahirap lang yung matakot. Ang hirap po, ang sarap lang pakinggan na nasa ibang bansa ka na akala nagtatrabaho, pero ang hirap po talaga ng buhay na nakikipaglaban ka. Mm-hmm. Yung nang time na yun, yung tinutulungan niya ako, sabi niya sa akin, wala ka naman, dito ka na lang sa apartment namin. Ah. Kasi may pinsan din siya na ano, dito ka na lang. So hindi ka, hanggang na, yun nga po, nag-live in na po kami. After 1.5 years, eto na nga po siya. Eto na po yung naging anak namin. Mahatbahan niyo yung anak na ito, yung pa sa Malaysia? Eto lang po, wala po siyang ibang anak. Okay. Eto lang po, siya lang po talaga. Nag-iisa lang po talaga siya. Tapos, sabi ko, umuwi na lang kami. Ayaw kung yung bata is maging, yung future ng bata ay masira. Uwi na lang kami ng Pilipinas. So, pinauwi niya kami sa Pilipinas. Sabi, na-accidente po siya ng time na yon. Before lockdown, na-accident. Pag may trabaho, ito yung born na sa Malaysia. Opo, pinanganak po. Tapos, kailan namang mauwi kayo mga Pilipinas sa Malaysia? Malaysia, mga puntang umuwi. Nang umuwi kami ng Pilipinas, 4 years old na siya. 4 years old na siya. 4 years old na siya nang inuwi ko sa Pilipinas. Kasi ang iniisip ko ay, ayoko siyang masira yung future niya. Kasi syempre, wala man siyang, hindi naman siya pwedeng mabigyan ng, permanent resident doon. Kasi noon yun, nung kay Bada. Yung ano, pag umuwi kayo, yung passport na siya, yung ano? Wala po siyang passport. Ano po lang siya, yung... Travel pass lang yung gano'n? Ang binigay sa kanya, travel pass, saka yung birth, yung ano niya, yung sa ospital, na kung saan talaga siya ipinanganak. Nakatibayan, ako yung mother, na anak ko talaga siya. Yun po ang nilakad namin sa immigration. Tapos, wala naman po kaming binayad na penalty doon kasi amnesty. Umuwi po kami amnesty. So, para may exit din kayo doon sa Malaysia? Ayun na po ang nangyari. Hanggang ngayon, hindi pa po. Tapos, pagmadating kayo sa Pilipinas? Pakatapos ng isang taon, aksidente yung asawa ko. Nahulog siya sa scaffolding. Sa Malaysia? Sa Malaysia. Bali, itong left side niya, nabali yan. 1 year siyang walang trabaho. Okay. Kaya after noon, na medyo umuki-uki naman yung paa niya, hindi po talaga siya makatrabaho. Ako naman yung... Ikaw naman ang ako yung trabaho. Nagkasakit. Hindi, nagkasakit ako 2018 na talagang payat. Andito po yung picture ko na talagang grabing butot balat na lang ako dahil na hindi ko po alam. Thyroid pala. Mayroon hanggang ngayon. Kaya ako... lifetime medication ako sa thyroid. Kaya, gayon po, ang hirap din ang pinagdaanan na pagsubok. Pero, sige lang kami. Opo. Hanggang sa dumating yung okay na siya, ang sabi sa akin, na punta kayo ng Malaysia. Okay. Sabi nung tatay niya, kaming dalawa, balik kayo ng Malaysia. Mabalik pero hindi po kami nakapasok ng Malaysia. Kasi exit lang kayo?
Oo, hindi kami pinapasok ulit ng Malaysia kasi hindi pa, sabi sa amin sa immigration, tapusin muna ninyo yung 5 years ninyo. Wala namang problema, nag-overstay kasi kayo dito. So wala namang kayong problema kasi wala namang kayong criminal record. Overstay lang naman kayo. Okay, so okay. Hintayin ninyo yung 5 years. E, naka 3 years pa lang kami noong time na yun. Kaya, so, dinandong kami sa Thailand. Ang sabi ng asawa ko, bakit hindi nilang kayo, kasi gusto niya makita yung lolo niya. Punta kayo ng sa lolo mo, opo, sa mabisitahin ninyo. So, pumunta po kami dito sa India, kasi nandoon na din lang kami sa Thailand. Pumunta po kami dito sa India, March 10, 2020. 20. After 2 weeks, nag-national lockdown. Nag-lockdown na. O, dito na po kami na-stuck. Meron po kaming 1 year visa na pwede po kaming pabalik. Yun po talaga ang kinuha ko para makabalik-balik kami. May return ticket. Oh, yung March 20 or 25, mga lockdown na po. Ayun, nag-lockdown. Nag-umpisa yung lockdown. Tapos, may return ticket kami. Hindi na namin yung nagamit yung return ticket na yun. Kasi nga, walang biyahe eh. Ah, para may ano, madating kayo dito sa India, meron pa kayo return ticket. Para may kita na ngayong asawa mo at saka yung papa niya, pag mabalik kayo nga ulit. Mabalik kami. Tapos sabi nung asawa ko, para makita naman ito yung lolo niya. Oh, yung side ko, yung makita side naman. Yun. Kasi hindi natin alam ang panahon. So, ganun po nga ang nangyari. Hindi po naman natin inaasahan yung lockdown na yung paghihirap lockdown, ng buhay, na nawala ng mga trabaho. Tapos, siya din doon, standby sa Malaysia. Mm-hmm. Wala din pong trabaho. Kaya, hanggang sa ngayon po. Ngayon, dahil lang 2022, medyo maluwang na eh. Medyo okay na. Pero, medyo okay lang po. Pero, pinag-aral ko siya, nakiusap ako sa school na tanggapin siya dahil ayok masira yung future niya. Kasi, kung hindi po natin, kasi alam po hanggang kailan matatapos yung lockdown, di ba? Yung COVID, hindi po na, wala pong nakakaalam kung kailan matatapos. Tama po. So, nung ano po, pinag-aral ko po siya, sabi ko, kasi dito yung elementary hanggang grade 5 lang naman. So, sabi ko, pagtas mo ng elementary dito sa Punjab, uwi na tayo. Hirap na hirap po. Akala ko namin. Grade 5 lang siya na. Oo, grade 5. Tapos, katatapos niya lang, hindi ko na po siya in-enroll ng grade 6. Oh. Kasi first year na dito yung ano, 6 class is for high school na yun na. Oh. So sabi ko, para hindi na maging komplikado, uwi na lang tayo, huwag ka na mag-enroll. Mm-hmm. Pero, umaasa ako na lagi ako nagpipray na, Lord, paano? Wala naman trabaho na. Oh, everyday. Meron naman, makain naman kami. Minsan nakaka-extra ng trabaho yung asawa ko. Sa pagkain, wala po. Welder din trabaho na yung asawa. Welder din po siya dito. At saka po, gusto niya din mag-apply ng trabaho. Ang gusto niya, sige, umuwi na kayo sa Pilipinas para maayos yung buhay ninyo doon. Pakatapos na maging okay na kayo doon, settle na kayong mag-ina. Ako naman ang mag-a-apply ng trabaho sa ibang apply ka ng trabaho dito sa Punjab? Si ako po. Oo. Nag-apply po ako, nag-exam po ako sa ka-interview, nakapasa po ako. Ang problema din. Ano trabaho mo ngayon sa apply ng kaya po yun? Nag-apply sa institute. IELTS. Nag-interview ako ng mga applicant na estudyante na mga applicante papunta ng UK, Canada, Australia. Study visa lang yun. Hindi rin po ako nagtagal. Mga 1 year lang ako nakapagtrabaho. Kasi may sakit nga po ako. Minsan may time na okay ako. E dito po baga is no work, no pay. Ano po sakit ng sayang po ate? Diabetic ako. Tapos, diabetic. Thyroid. Type 2 diabetic and type 2 thyroidism. Na under medication din po ako na talagang, yun na po ang maintenance ko. Mm-hmm. Kaya yung sweldo ko, napupunta din lang sa gamot ko. Kaya, puro gastos lang. At least po, nakakagaan na din po yun hindi ko na kailangan na humingi. Tapos po, ano yung mga, pag may tapos na lockdown, di ba mga after 3 months or 4 months lang, mga pag medyo maluwag lang, mga after lockdown, hindi naman kayo kailan man rin yung
yung sa visa, yung spare lang yung 2021? Mm-mm. Yung spare na, di ba? Eh, ayun mga, na nga po. Hindi na kayo mga renew yung sa visa? Hindi po namin na-renew dahil nga wala po kami pera na pang lakad. Tapos akala naman ng tatay nito na makakaalis ulit siya agad. Pero nahirapan po siya mag-apply ng time na yun kasi yung mga agent na nanluloko. Eh sabi ko, huwag ka magbibigay ng pera kung may pera man. Kung makahanap ka ng pera, huwag mong basta ibibigay. Mahirap po talaga kasi katatapos na sinong po magbibigay ng pera na katatapos din ng lockdown, wala mga trabaho, yung mga negosyo is bagsak lahat. Kaya yun po ang hirap po nung time. Tapos po ate, yung mapunta kayo dito, mahingi namang tulong para mauwi kayo. Opo, kaya po ako. Actually po, nakita ko po yung video po ninyo na kay yung isa pong Pilipina na tapos sabi, nagkaroon po ako ng idea. Sabi ko, ano kaya kung kontakin ko si Kalingap ni ko, nahingi ako ng tulong sa Kalingap. Mm-hmm. Na alam kong akala ko po nga is hanggang taga-panood lang ako, taga-like, taga-share, taga-ano. Eh hindi po pala, isa din ako na nahingi ng tulong na talaga po wala pong kakayanan ng asawa ko sa ngayon na mapauwi kaming mag-ina. Dahil kung siguro passport lang, yung passport po lang, at ticket, siguro pwede pong makahiram. Mm-hmm. Pero po talaga yung penalty is malaki po kasi. No, po. Malaki po talaga. Kaya yun po ang iniisip ko po naman kasi kung paano po yung pag-aaral niya, matitigil po siya. Mm-hmm. Kung sayang. Kasi siyempre yung bata na siya. Ilan taon na siya? 12 year na siya. Magi-grade 6 na siya. Grade 6 na lang. Pag matigil na siya, trabaho, mga sira na yung future na siya. Ayun na. Yun po ang iniisip ko. Kaya po ako, naisip ko, hindi po ako makatulog. Lagi kong iniisip, sino kaya ang pwedeng tumulong sa akin? Dahil wala naman akong maingi na tulong dito. Para pang-note kayo yung sa Kalinga para may meron pa kayo asa yung sa doon ko biglang kumisilap yung yung biglang Kalinga. Sabi ko, noong pa talaga naisip ko na yung Kalinga, pero sabi ko, paano ko sila makokontak? Paano si ako hihingi ng tulong? Paano ako hihingi? Sino? Si Kalinga Province, si Kalinga Prab, si Kalinga. Mabasa ko lang yung comment, diba, comment na po kayo sa yung video na si Lawrence, yung opo, last opo, na video. Opo. Tapos yung hingin na kayo man tulong doon sa mga basa ko lang yung comment lang lahat dito na mga ko sa na ma-share yung kaya yun na po na biglang nag-ano sa isip ko ay si Kalingap Nico pala nandito sa Punjab. Siya ang lalapitan ko dahil alam ko na malapit siya sa akin. Actually po, ganun din po yung sa mga, yun namang goal ko din, mga dating na dito, Kalingap ng landing pad sa India, para may malaki na matulong ng kahit anong lahi. Siyempre, yung sa Kalingap Rab, tsaka si Kuya Bal, yung lahat na Kalingap, meron pa silang Pilipinas, mga matulong ng, di ba, yung sa Pilipinas. At kailangan natin para may kalat na po natin, para may dami na po matulog. Yun na nga po ang kaya nga po, tuwang-tuwa po talaga ako, ang saya-saya ko. Sabi ko, hindi ko pala talaga pagsisisihan support ka din sa mga charity vlogger. Dahil hindi mo alam, ganyan kagaya nito, yun, hindi natin alam yung darating na oras na ikaw pala ihingi din ng tulong na kagaya nito na gustong-gusto ko na po talagang umuwi. Hindi po para sa akin, kundi para sa anak ko. Saka po may sakit ako. Ang gusto ng asawa ko na, paano kung wala ako? Halimbawa, nakalis ako, nakapagtrabaho ako sa malayo. Ikaw may sakit. Minsan may ano din ako sa puso eh. May gamot ako sa puso. Pag inaatake ako, bigla umiinom po ako. Andito daladala ko yung mga gamot. Mati yung mga reseta ko doon sa Pilipinas. Dinala ko po talaga yan. Kaya
kung ano mangyari sa akin, maliit pa ito, hindi niya kaya. Opo, ang, hindi niya kaya kung ano ang gagawin niya. Parang may sa anong future na si Arjun. Iyon na po. Iyon na po mga kailangan na po. Para may trabaho, ano, yung aral na mabuti na aral lang doon sa Pilipinas. Hmm, makapag-aral siya doon. Kaya yung tatay nito talaga nagpupursige din na sana makauwi na kayo. Ako na mapaka-uwi ninyo, mag-apply ng trabaho para masuportahan ko yung anak natin sa pag-aaral niya. Dahil para sa future niya yun. Yun pero po. Ano yung sa payag na yung asawa, mauwi kayo, di ba? Payag po siya. Payag po siya. Dahil ayaw niya din akong... Ayaw niya din ako maiwan dito dahil nasa kalagay. Nakikita po ninyo para akong healthy. Para po akong walang sakit. Pero po, may sakit may po sakit. Ako. Ayan po pa ako, sumasakit po yan. Ito pong kamay ko. Ito pong kamay ko, nagmamanhid sa kampa ko, masakit yan. Dahil po sa sugar ko, diabetic. Dahil sa sugar. Oh, maitim na yan. Ito o, oh, yung mga ganyan ko. Maitim yan o, oh, sa sugar ko. O, oh, ayan o. Oh. O, oh, ayan, sa sugar po yan o. Oh. Sa sugar po yan, ayan, maitim na, oh. Itim na. Tumataas na. Dati dito lang yan, ang itim. Oh, mga dadagdag na mapo. Oh, ito, umiitim na dahil sa sugar po. Hmm. Oh. Kaya, hindi man po ako makahingit. Kaya yung, ayan po yung, kaya yung asawa ko na, para kasi doon, malapit ka sa kamag-anak mo, may sasagip sa'yo kahit pa paano. Pero baka mauwi kayo, mga isip na siya yung asawa mo, baka uwi kayo lang Pilipinas, ma-apply na yung sa ibang bansa mga trabaho para may papadala na yan para may support. Pansuporta sa gamot ko, pansuporta sa anak niya sa pag-aaral kasi kalikamiko talaga yung mga kapatid ko, mga diabetic, yung medication din sila. Nagtatanong sila, bakit hindi ka makahingi ng tulong sa pamilya mo sa Pilipinas? Hihingian ko, may mga sakit din yun. Mga mas malala pa din ang sakit sa akin. Tapos, yung sa asawa mo, hindi na siya kaya mga nanay matulong lang sa iyo. Walang siya, ano? Wala po silang, wala pong kakayahan kasi yung father-in-law ko is mahina na, may sakit na. Ah. Under medication din siya, pabalik-balik din sa ospital. Okay. Tapos yung dalawang kapatid na lalaki is yung kumbang sa ano, yung... ano sila, yung sweldo nila ay sapat din para sa mga pamilya nila, ay college na yung mga anak. Mm. Kaya hindi rin kami makahingi ng tulong, di rin gustuhin man kaming tulungan, wala din magagawa. Oh, mga anong mga... So, sa today, di ba, mausap tayo, sabi ko sa'yo, ate, bukas naman punta kayo dito, pwede mabasita, natanong mo sa akin, pwede mabasita kayo dito, di ba? Opo. Tapos, ano yung... bakit naman hindi kayo mapunta ng Sunday dito? Nung Sunday, hindi po ako nakapunta dito ng Sunday kasi wala po kami pangmasahe. Ah, no. Kaya sabi ko, sabi, di tinawagan niyo po ako ng Sabado ng gabi o punta kayo dito ng Sunday. No, po, po. Hindi po kami nakapunta ng kahapon kasi gabi na nahirapan ako mang... Yung Sunday, mga kasi yung... Sunday, di ba, mga tawag mo sa akin sa bag, tapos sabi mo, wala kami yung pamasahe. Pamasahe, opo. Kaya sabi nung asawa ko, pakiusapan mo si, ano, si Kalingap Nico na pwedeng Monday na lang kasi mahirap mag-aala. Kinabukasan, Sunday, maghahagilap ka pa ng pamasahe. Anong oras ka na makakabalik doon? Pero punta kayo na yung mga Monday ng mga hingi, mahirap na kayo yung pamasahe o meron pa yung trabaho na yung asawa mo? Meron siya ngayong, hindi na, yung pamasahe namin, isapat lang, kaya di siya nakasama. Ah. Para sa amin lang mag-ina, sabi niya, saka sayang yung trabaho. Oh. Sayang yung araw na ito. Kung absent ako, sayang yung, kasi no work, no pay. Oh. Kaya sabi niya, sayang, pwede pambili mo na yun ng gamot. Sabi niya sa akin, isang pang 5 days mo ng gamot yung isang banig ng sa thyroid ko, pang 5 days mo na. Okay. Isayang yun, sabi niya. Sayang. Kaya kayo na lang mag-ina. Pero gusto niya din pong sumama sa amin. Ayun nga lang yung problema, yung pamasahe. Kaya hindi kami naka... Mahirap talaga pag may ano, walang trabaho, walang... Mahirap po talaga. Minsan, tawag siya ng tawag. Tawag siya ng tawag. San ka? Sinong, ano, may ano ba dyan? May available bang trabaho sa mga kakilakilala niya? Meron ba dyan pwede? Parang hanap-hanap man siya trabaho. Parang may available. Hanap man siya talagang ano. Minsan nga,
minsan nga niloloko na din siya ibang may-ari ng ano, yung mga contractor dito. Niloloko na lang siya eh. Sabi ko, kagaya noon, meron siyang 1,500 na pinagtrabahuhan niya. Hanggang ngayon, hindi pa rin sa kanya. Sabi ko, bakit? Hindi. Nakuha niya na yung pera doon sa may-ari. Hindi mabigay. Bakit hindi siya yung binibigay? Eh, kailangan natin ang din. Kumakain din tayo araw-araw. Hindi naman pwedeng nagtrabaho ka, nagpugad ka sa kainitan, sa labas. Kaya ang itim na niya na dahil bilad sa araw. Tinitsinatsaga para lang makaraos kami sa araw-araw. Okay. Tapos ate, yung sa taga-Pilipinas, yung sa family mo, ano, sino-sino po meron pa doon? Mga, yung mama mo? Wala na po akong mama, papa. Ang mama ko namatay, namatay nung 7 years old pa lang ako. Yung papa ko naman ng 2010 dahil din lahi po namin ang diabetes po, lahi namin po yun. Okay. Tapos, ilan po kapatid kayo? Ano po kami eh, 6 kami. Okay, taga doon sila, taga-Naga din sila? O meron sa Manila na 3, meron din sa Bicol na 3. Ako, saka yung dalawa kong kapatid na babae. Isa sa Ligaw, isa sa Legazpi. Sa Legazpi, okay. Tapos, ano po mga ate, sabihin mo si yung sa viewers, tsaka yung Kalinga Prab, tsaka si Kuya Bal? Ito po yung harap na camera, yung sabihin mo po ate, ano po yung gusto kayo sponsor? Ano po yung gusto mo mahingi? Ano po gusto mo nyo tulong? Mga sabihin mo si viewers po. Okay. Hello po mga viewers. Ayok po ako. Mababaw po kasi ang luha. Siguro dahil sa sobrang hirap na pinagdaanan ko. Kaya nahihirapan na ako. Nahihiya man po akong humingi ng tulong. Pero nagmamakawa po ako. Siguro sa mga viewers na may kakayahan tumulong, siguro kahit po, kahit po yung unti lang po, siguro yung unti pag natipon, dadami din po yun, makakatulong po para makawi kami mag-ina. Kuya Bal at Kuya Rab, sana po matulungan din ninyo po ako, kami ng anak ko. Dahil ayoko po masira yung future niya. Ayoko po patigil yung pag-aaral niya. Yun lang po ang inihiling ko na makauwi kami kasi mahirap din po yung buhay namin dito. Hindi po ako makagalaw. Kasi po dahil sa sakit ko, hindi rin po ako makapagtrabaho ng dire-diretso na okay naman po magtrabaho dito. Pero sapat lang po para sa pagkain namin at sa gamot ko. Pero yung pangbayad po namin sa immigration, yun pang inihiling ko po na sana po matulungan po ninyo ako. Yan, pamagalingap, mga tulungan po natin si ate para may bayad na po natin yung penalty sa overstay. Matrihilan po, ilan years na mostly overstay? 3 years na po. 3 years po. 3 years, 3 years po kami na overstay. 3 years na po overstay lang dito. Kasi ayaw nang siya, silang ate, mga exit lang dito. Kasi siyempre, pag isang beses na ma-exit lang po sila, kasi hindi pwede mambalik lang po. Tapos yung, kasi gusto na yung Arjun, para may balik-balik lang yung basita lang dito yung papa niya. Gusto na siya mga anong pangabasita lang po minsan mga sa India para may bayad na po natin sa penalty sa Arjun at si ate po. Mga suporta po natin ito po mga Kalinggap. Malayo po si galing na si ate yung namashare kasi medyo malayo po mga ano po, oras po, mga nasa ate, ano po nagbiyahe po kami doon, umalis po kami ng namashare is 7:30 yung malis na kayo. Tapos nakadalawa po kaming sakay ng bus. Nakarating po kami dito, is 10:30 ng umaga po. Mga 3 hours lang po. Pero mabilis po kasi yung bus na nasakyan namin, kaya medyo po, hindi po na-delay. Opo. Medyo malayo kasi. Ejan? Ganyan po ang diabetic, laging dry ang... Opo. Ito po kailangan malamig na tubig. Okay lang po sa'yo? Malamig? Ayan nga po ang kailangan ko talaga malamig. Kasi ito po, nagda-dry ang ano ko, ang lalamunan ko.
Ito po yung sa sugar ko. Okay, okay po, ate. Ito po yung sa thyroid ko. Ito yung sa thyroid ko. 5 days ko po itong iniinom. Isang ano? Oo, kasi ang reseta sa akin ng doktor is 20 milligram. 3 times a day. Eh, wala po kasi ditong 20, 10 mg lang. So, kailangan sundin ko po yung reseta ng doktor. So, bali ito. Anim sa isang araw. So, bali 5 days ito. Na. Tapos, ito naman, 3 times a day din. Ayan po siya. Bali, 5 days ko din po itong iniinom. Saka yung sa puso ko, yung ano lang naman, yung sa puso ko, kung sumasakit lang siya, sumasakit, saka ako iinom. Para may ano, yung pagpapaldam yung pagpapalticipate ng puso ko, saka ako iinom. Kasi ayaw ko ng, natatakot akong masobran ako ng gamot dahil sa kidney naman yung tinatakot ko. Kasi pag once na na-damage yung dibdib ko, mas lalo ako mahihirapan. Kaya, ayun, saka ito talaga, ayan, isa pa sabi ko, babalik ako doon sa doktor ko na yun. Ano po pala, magpapasalamat po pala ako kay Doktora Maria Concepcion Malañaon Rañola. Siya po ang malaking sponsor ko sa pagpapagamot sa akin doon sa Pilipinas. Saan po, taga Pilipinas? Tagaligaw City po siya. Okay. Siya po yung nag... Siya po yung tumulong sa akin sa pagpapagamot ko. Paano po mga ano, sa yung si kapatid mo yung ano, sa usap ng doon si doctor? Hindi, bali po, ano po siya, bali po, lumaki po ako sa pinsan ko. Okay. Tapos, nung namatay po yung nung nanay ko nung maliit pa ako, lumaki po ako sa doon sa pinsan ko, na asawa nung... kapatid ng doktor. Kapatid ng doktor. Okay. Salamat po natin si yung doktor para malaki din kong tulungan si ate yung sa gamot. Yung pagpapadoktor ko po, lahat po ng resulta ng blood test, lahat po, general check-up, siya po lahat, pati gamot po noon, siya po ang talagang nag-ano sa akin. Nung gumayo lumakas na po ako na nahiya na rin po ako na hingi ng tulong, nagsariling sikap na din po ako na ako na lang mag-provide nung gamot kahit po nahihirapan. Opo. Pero po talagang ang laki po talaga ng pasasalamat. Kung hindi po dahil sa kanya, ewan ko po, hindi ko alam. Kaya maraming salamat po sa iyo, Ate Con. Kumapod mo pa itong kumapidyo po na ito, talaga pong tatanawin kong malaking utang na loob itong pagpapagamot ninyo sa akin. Maraming. Hindi man po ako nagpapasalamat sa iyo ng noong mga nakaraan. Ngayon po, nabigyan po ako ng chance na magpasalamat saka po sa mga ibang tao na nakatulong din po sa akin. Na kagaya nung pamangkin ko din, kahit papano. Opo, yun mga kasi mga kanina maga, mausap na ako yung Pilipinas, ano, yung embassy sa New Delhi. Tapos po yung mabigyan na sa akin advice lang po, una mangkilagan po natin yung sa affidavit para may explain na po doon bakit na mauwaste dito sa India, bakit na hindi ma-renew. Opo. Tapos punta na, mga dala na yung affidavit, punta na mga FRRO office. Opo, may mga supporting documents na po ako na pwede naman po ipakita sa FRRO na andito po yung return ticket namin, andito po yung visa namin, at nagkataon lang po yung nag-lockdown, kaya hindi po kami nakabalik. Tapos po, yung sa passport na yun, yung sa, magkailan pa yung expire lang po yung passport? Nag-expire po yung passport namin is 2022. Expired na. Expired na po yun. Kaya po nag-renew kami nung last mabuti na mong May 15, na naka-renew po kami. Pumunta po kami. Talaga pong pinilit po namin na maka-renew ng passport. Mabuti na mga renew na kayo. Naka-renew po kami. Baka po mga first week ng June, dumating na po yung passport namin. Kasi sabi sa amin sa embassy, nang tinanong ko, pinakamatagal na daw ang 1 month. So, baka mga first week ng June, mga Friday or
next is Monday, baka ganun ma-receive namin yung passport. Okay. Sana naman po ma-receive na po namin para mailakan na din doon sa... Opo, para may dating na yung passport yung sa passport na yun po, mang-update mo ako para may... Opo, pag-umpisa na po natin yung sa requirement lang po. Pag ano po, pag dumating na po yung passport, tatawagan po kita, opo, Kuya Nico, at pupunta po ulit ako dito. Opo, pwede. Para po ano... Okay lang po dito po sa Kalingap Landing Pad. Pwede naman kang kahit anong oras, anong araw, pwede naman basita kayo dito po. Opo. Kaya... Siguro, ano po talaga na kahit malayo, minsan ang pumupo ko din sa bus, napakahirap, mahirap. Mm-hmm. Yung pa ako, ito, masakit. Ganyan po talaga siguro ang, kung gusto mo talagang may magawa sa buhay mo na talagang ano, gagawin ang lahat gagawin para sa iyo. Dito sa bata. Ano, mausap na natin si Arjun. Oh, sige po. Kumusta na Arjun? Okay po. Okay naman. Anong bang, kumusta na aral mo dito? Ang dami ng kaibigan mo dito? Apa. Matinihan mo yung Punjabi, yung sa pag may pasok ka ng school, salita sila purong Punjabi? Apa. Minsan English po, pero mahina. Mahina? Okay. Tapos ano bang gusto mo, mga aral mo dito or sa Pilipinas? Sa Pilipinas po, kasi yung education, yung the education po, apa. Ano po? Maganda po yung sa Pilipinas kasi dito mga ano po maibang ano po yung tawag na ibang pag-ibang oh yung sa yung para may subject lang ibang po yung sa advanced lang Pilipinas advanced lang Pilipinas pero yung sa Pilipinas aral hindi naman kailangan yung IELTS di ba hindi pa dito mga aral magkailangan na po yung IELTS. Oo, mahayang English lang doon sa Pilipinas. Oh, yun namang maganda pong aral na doon. Para may maganda ng future mo, di ba? Opo. Pero baka buwi ka ng Pilipinas, mga mabalik-balik ka lang dito? Siguro lang po. Kapag malaki lang ako, ano mo gusto mo, pag mamalaki ka, magtapos ka na aral, ano mo gusto mo yung mga, yung sa future, yung sa job? Pilot po. Pilot? Ah, grabe. Yan po, maski nung bata pa po siya, yan talaga lagi din sinasabi. Gusto kong maging isang pilot. Yung para may ano, yung sa dream lang yun. Na, yun lang po, ang dream niya, mula nung bata siya, hanggang ngayon. Yung ano, magaling nang isip na siya pa, pilot pa, kasi yung alam mo ate, yung sa libre lang yun, sa visa lang, tsaka yung pamatsahe, papunta na India. O pwede mo kahit ano man sa... Palibre na yung mama niya, 100% free. Ang tama, magaling mo nga isip lang, ang gusto mo mong pilot. Yung pilot, ano po, iba yung sa Air Force. Air Force lang. Air Force ang gusto niya. Okay, na maganda ba? Kahit anong po yung para good thinking lang yun, di ba? Para may magandang future mo, at saka yung mga mama mo, at saka yung papa mo, mahirap lang po na yun, di ba? Opo. Sana maaral ka na mabuti. Dito din si Sukjiwan, maaral din sila, pero mahina din sila yung mga English kasi dito yung ibang klase ng mga aral po. Kaya private school mahina po. Unless nila kung mag-aral ka sa international school, international. Madagaling sila mag-English. Pero pag sa normal private, mahirap pang po yun. Kahit po yung mga ini-interview po, mga estudyante na nag-apply ng visa. Opo. Opo, yung sa ano dito, British English lang. British English dito. Yung sa Philippines, American English. Yung meron pa yung sa pag-may, pronounced lang, words lang, makibang yung iba-iba. Kaya nga, sa tuwang-tuwa sila sa akin, yung mga estudyante, dahil karamihan na estudyante na interview ko, nakakapasa sila. Pag in-interview na sila sa school, opo. Sabi niya, ma'am, bakit po kayo mag-resign? Kapag magsipag tatawagan sa akin, ma'am, huwag po kayo mag-resign. Sabi ko, gustuhin ko man, may sakit ako. Minsan nag-interview ako, ganun na ako. Dahil sa CCTV. Dahil sa iyo, anong sakit mo? May CCTV, kaya hindi ako pwede mo. Ilan taong ka na yun? 12 years old 12 years old na. Pero matagal na, di ba? Matas na yung ano, height. Pumunta yan dito. Yun lang. Tapos ngayon na po sa din ilong mga ano, para hindi yan din. Kalingap viewers, Kalingap supporters, para may tulungan po natin sa iyo. Yun lang po, pinakapagkulusan ko talaga para sa anak ko. Sige, paano? Si
Sige, pamangkalingap, alam na po natin, please. Parang Lawrence din po si ate, parehas lang yung situation lang po sila. Yung pamangkalingap, mga supporter din po natin, yung si Ate Rowena. Ate Rowena, para may uwi din si yung anak niya at si ate, para may mabuti na maaral siya, para may mang future na si Arjun. Mga tulungan po yung natin. At pati po yung sa update na po ako yung bukas or sunod na araw po yung sa Lawrence. Meron po yung balita, mausap na po ako sa embassy. Abangan po kayo mga sa part ng 2 sa Lawrence po. Sige po mga kalinap, mga alam na po natin, wag po magkalimutan, suporta po natin Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, ang Kalinga Prab, Ate Jack, and lahat na po kay boys, pati Kuya Robin, Indianong Bicolano, mag-subscribe po kayo lahat ng Kalinga family. Like and share po ito po, mga Kalinga, mga vlog na po natin. See you next vlog po. Jesus loves you. Bye.